may-ari ako neto. Ang lakas pala ni Lolo. Nauya the Monster Inoue versus TG Duhaney. Muli na ngang magbabalik sa ibabaw ng lona itong tinaguriang halimaw ng Japan na si Nauya Inoue para idepensa ang kanyang hawak na korona kontra dito sa kanyang challenger na si TG Duhaney. Ang Irish fighter na ito ay may edad ng 37 years old. Gayunpaman ay hindi dapat baliwalain ang kanyang kakayahan dahil nagtataglay pala ito ng maladinamitang lakas ng mga kamao na kayang magpatulog ng kanyang kalaban gamit ang isang suntok lang. Binansagan itong The Power dahil sa taglay nitong mapaminsalang lakas ng mga kamao. Meron itong napakataas na knockout ratio na umaabot sa 77%. Sa kanyang 26 na panalo, ay 20 dito ay pinatulog niya sa ibabaw ng lona. Kilala rin ito sa pagkakaroon niya ng napaka-agresibong estilo. At dahil sa kanyang estilo na yan, ay madali niyang napapasok ang depensa ng kanyang kalaban, kung saan ay nakakahanap siya ng opening upang i-knockout ang kanyang katunggali. Maliban dyan ay mahusay din ito pagdating sa counter-punching. Ang kakayahan niya na magsagawa ng epektibong counter-attack ay isang mahalagang aspeto ng kanyang estilo sa pakikipaglaban, na karaniwang ginagamit laban sa mga agresibong kalaban na katulad nitong si Nauya Inoue. Kung ating matatandaan, ang suntok na nagpatumba dito kay Nauya ay isang counter na kaliwang kamao mula sa Mehikanong si Luis Neri. At kagaya nitong si Luis Neri, ay isa ring kaliwiti itong si TG Duhaney na meron ding napakalakas na kaliwang counter attack. Kaya naman hindi dapat na magkumpiyansa sa laban na ito si Nauya Inoue dahil taliwas sa sinasabi ng marami na isang easy fight lamang itong si TG Duhaney, ito ay isang malaking pagkakamali. Kaya naman ngayon ay atin munang balikan ang mga maaksyong laban nitong susunod na makakalaban ng The Monster ng Japan. I mentioned with Duhaney that Duhaney, well, they've had a hard border during COVID, so body of Juarez. Castro in July 2020. That good ring craft, good solid all pro. Left for him, really, the bantamweight champion with that Garakuen Hall in Tokyo against Iwasa. Stiff looking lead hand. He has a stop and start. Catches Juarez with the left as he was looking to come forward. And from Duhaney, looks to me like he might be a bit low, but he is. Lovely uppercut there. Oh, what a shot! Left hand there from Duhaney. He caught Juarez and he was moving forward. Right hand gets through and again it's a stagger step. That left hand looked low to me. Buzz Juarez and that one's obviously put him over. Step back, bang. There wasn't much in the first one. Really was. I've chatted to him and the team quite a bit over the course of the week. Daniel Lamont really never won a fight outside of Colombia until about 10 days ago. Precision, that's what I think he's doing here. Actually, he's like looking for a stoppage if you're not. You download the app, it'll end with Duhaney, top from Duhaney. Martinez flails into the corner. It's all up to Martinez, but Martinez. Trying to land a couple more. Big uppercut from Duhaney.
of the Irishman. Nowhere. But showcase his skills. He's done it the whole. And back from Taka. Doesn't need to head it. Straight down the pipe. The Eastern champion. Yeah. Some of the good work here. Miss out on the steady. And it seemed to be two lovely left. Especially hurting him is the head clash. We see the head. To adapt. Takahashi with a shot in there, but still more from Deheny. A lovely run. Where we see the left to the body, that's the shot he's been landing, and that was the shot. A left, a right hook, come, cross there, went in, that took everything out. Once again, we're having another southpaw matchup here. And it looked like Hernandez indicated that he had been headbutted, but quickly went back to fighting when he realized the referee was not. And it's just unintentional clashes of heads because of the southpaw orthodox style, you can see. Another headbutt, definitely because of the southpaw. Boxing, for that matter. Here in the Kenmore Square area of Boston. Nice left hand by Dani. Some blood over the eye. Yeah, there's definitely blood over the eye of Hernandez. And TJ smells blood. TJ with the left hand. He's got Hernandez up against the ropes. That looks wiping the blood away. Obviously affecting his vision. TJ opening up, Hernandez trying to hold on. Brian's going to have to issue a warning here sooner or later for all of this excessive holding. Either that or TJ down, he's just going to stop the holding himself by keep continuously punching. And take a look at this eye. I'm moving them back down to where they should be. And that is it. Referee Mike. So yun lamang ang video natin sa araw na to. Mag-iwan lamang na inyong komento at huwag mo sana kalimutang mag-like at mag-subscribe. At i-share na rin ang ating video. At muli, daghang salamat!